yung mga talaga hanggang ngayon hindi pa rin lagay ang loob sa inyo bilang COMELEC chairman, lalo ang nag-appoint sa inyo si President Marcos Jr. na dati nyo naging kliyente. So, what do you say to those people doubting your credibility given that track record? Again, Sir Christian, highly, highly respected ko po yung mga nagdududa at valid naman po yung mga pagdududa nila sa akin. Kahit po naman pag tumatugmain nyo yung mga binanggit nyo circumstances, it will only lead to one conclusion, mukhang bata naman ito na nag-appoint. Mukhang naman talagang hindi siya magiging fair and magiging impartial. Pero ako po in-appoint ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang aking pong kliyente, yung kalabang-kalaban niya, sinabi naman po niya na hindi niya ako kakilala at the same time, kalabang pa nga niya. Kasi ako po naman ay na-appoint at hindi po ako nag-apply sa posisyon na yon. So ang ibig kong sabihin, maaari naman pong hindi maaari pong may nakita ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit ako na talaga. Number two po, nung itinilaga po ako ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon, tatandaan po natin, hindi po akong kauna-unahang na-appoint. Halos po, Sir Christian, natatandaan niyo po yung dalawang buwan pong bakante ang posisyon ng chairman ng Komisyon ng Eleksyon. Ibig sabihin po, kung ako po ay priority siguro ng ating Pangulo, o kaya po ako ay ganun kamahal na mahal ng ating Pangulo, siguro po di dapat po nauna rin o kasama rin po ako siguro nakakasabay ng mga naunang na-appoint sa ibang constitutional commission. Bakit po nahuli pa yung commission election? At ito pa po, Sir Christian, hindi po ba, wala nga po akong hindi po ako nakapag-oath sa ating Pangulo. Wala po akong formal na pagpunta sa kanya. At hindi pa po kami, with all due respect, nagkakausap patungkol sa appointment po sa akin. Ibig sabihin, dapat man lang po sana nakapag-courtesy ko ako, pero hanggang sa kasalukuyan, wala po. Huwag pong mag-alala. Sige. Go, sige. Huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan. Dahil ang lagi ko pong iniisip, hindi yung aking personal na interest. Malaki naman din po ang ating nasakripisyo para po sa pwesto na ito. Ang ating po laging tinitingnan sa kasalukuyan at aking paninindigan sa buong termino na naandito ako sa komisyon, ang interes ng sambayanan at lalong-lalo na ang integridad ng institusyon. Ano po ba naman ako kumpara sa pangalan ng Komisyon ng Eleksyon? 82 years na po kami na nag-i-exist dito sa ating banda na pinaglilingkuran ng bayan at the same time sinisigurado na ang demokrasya ay buhay. Hindi po ako ang isang katulad ko lang ang sisira sa pangalan ng Commission ng Election. So can you say na you're not beholden to the appointing power, in this case President Marcos Jr.? With all due respect po, I am not beholden to anyone except beholden to God and to the country. Hindi ba nagkaroon ng pagkakataon? Sabi niyo hindi niya kayo nakausap nung ina-appoint kayo bilang COMELEC chairman? Never kayo nakausap? So lumabas lang yung papel? Hindi po talaga, ito po yung nabanggit ko na sa isa pong nag-interview sa atin, ang sinasabi ko nga po ay nalaman ko lang po yung appointment paper ko or appointment ko po mula sa isang kaibigan sa Commission on Appointments. Wala pong tumawag sa akin mula sa palasyo, wala pong nagsabing ilalabas o maglalabas kami ng appointment paper mo. And I'll be very, very honest sa inyo, pwede niyo po kong tingnan sa aking mga mata, hindi po ako nasabihan na ilalabas ang aking appointment. Mm-hmm. Eh dito ba, so far, ito konting-konti na lang talaga. Kasi ang background nyo, ano yan, di ba? Actually, alam ko, yung ibang mga kasama nyong veteranong election lawyers, very happy na kayo na-appoint dyan, no? Pero double-edged yan, no? Di ba? Sinasabi nila, pag dati kang election lawyer, maganda dahil alam niya yung kalakaran sa COMELEC, yung mga sistema sa election, yung problema, etc., etc., pati reforma. At the same time, baka nandun daw yung mga entanglements. So far, nararamdaman niyo na ba entanglements na yun? Mga pakiusap siguro from your former clients? May mga ganun na ba? Nako, Sir Christian, hindi lang po pakiusap sa former clients, kahit hindi kliyente, kahit na yung mga ordinaryong mga empleyado, ordinaryong mga tao, o kung sino man. Kaya lang po, isa lang ba sa lagi po ang aking patakaran at yan po'y alam ng buong opisina ko at mga manggagawa ko dito sa opisina. Isa lang po ang aking panuntunan, just always do the right thing. Gawin mo lang kung anong tama, base sa iyong konsensya at ano yung batas, hindi po tayo mawawala. Yun naman po, dahil ako po ay professor ng law, hindi po ako mawawala sa bagay niya. Maaaring magkamali po ako sa interpretasyon ng batas, but that my actions will always be based on law and of course based on the dictate of my conscience. Ang ibig sabihin po, basta konsensya mo na maayos naman at kahit paano malinis, palagi ko po hindi ka naman magkakamali. At the same time, lagi po, always consult. Hindi naman po pwedeng
in the final analysis, I will have the final say, tama po yan, as the chairman of the COMELEC. But always consult, ang COMELEC po isang collegial body. Madami rin pong mga magagaling kaming senior staff dito na talagang dito na tumanda sa commission election. Dapat naman po, nakikinig din ng isang leader. It should always be a leadership that listens, hindi a leadership that monopolize decision. Kung nagustuhan niyo po itong video na to at naniniwala po kayo sa klase ng journalism na ginagawa po natin, pakishare na lang po itong video at please subscribe to my YouTube channel. You can also follow me in my different social media accounts. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super chat at saka po super stickers. Alam niyo po, malayo po yung mararating nito para po sa pagsuporta ninyo sa isang tunay na independent journalism. Maraming salamat po.